Acts of a true church. Kailangan natin pinag-uusapan ito, mga kapatid. Dahil totoo po na ang Panginoon na hindi tumitigil sa paghanap ng mga tapat at nagmamahal sa kanyang mga nilalang. Faithful people are hard to find nowadays. Mahirap na po makasumpong ng mga tapat na tao, mga totoong tao, na tapat sa Diyos. Yet God is physically, visibly, and actively taking the initiative to look for these faithful people whom He can bless. Ang Diyos, mga kapatid, ay aktibo. Nakikita natin na talagang naghahanap at gusto niya makasumpong ng mga taong tapat para ito ang muna niya pagpapalain. Na in the book of Colossians 2:2-7, mga kapatid, here we find Paul's prayer for the church. Katakataka pero totoo. At matapos kong sabihin sa inyo na ang versikulong ito sa Kronika ay napapatunay na ang Diyos ay naghahanap ng mga tapat na tao, yun naman po ang paksa ng pananalangin ni Pablo sa aklat ng Colossians 2:2-7. Here we find Paul's prayer for the church, and along with it, the great marks of the church can be distinguished along with his prayer. Doon po sa kanyang pananalangin sa Diyos, at kung sisilipin niyo ang nilalaman ng kanyang pananalangin para sa church, doon po makikita ang mga marka ng tunay at tapat na iglesia ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Praise in the Lord! In that very blessed, beautiful book of Colossians, the epistle of Paul to the Colossians, chapter 2:2-7, ito po ang sabi, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and the Father and of Christ. This is in the form of prayer. Reading from verse 2 up to verse 7 of chapter 2 of Colossians. Verse 3 now. In whom are hid all the treasures of wisdom and understanding. Verse 4. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Verse 5. For though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, joying and beholding your order and steadfastness of your faith in Christ. Second to the last verse. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye indeed in Him. And last verse, rooted and built up in Him, and established in faith, and ye have been taught, abounding therein, and thanksgiving. Dito, mga kapatid, nakita natin ang prayer ni Pablo para sa church, at dito rin natin nakita ang mga marka ng isang tapat at totoong iglesia. Number one, it should be a church of courageous hearts. Kailangan raw ang church ng Panginoon na tapat sa Kanya ay matapang, hindi matatakutin. It is a church consists of people who are encouragers. For Paul prays for their hearts may be encouraged. Ang encourage, mga kapatid, dito, kung ating pong sisilipin sa Grego, ang salita na pinangkunan nito, mga kapatid, ay parakalei. Meaning to say two things, comfort and to exhort. Aliwin at hamunin. But always enabling a person to meet some difficult situation with confidence and gallantry. Palagi itong ginagamit ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Pablo sa iglesia ng Colossians. Na kailangan raw ang tunay na church ay matapang. Matapang, mga kapatid, at hindi po aatras na basta-basta. Ang sabi dito, tayo dapat ay confident sa katuruan ng Panginoon. Tayo dapat matapang at hindi kailangan matakot. It is Paul's prayer that the church be filled with courage, amen, which can cope with any situation. Marami pong mga hamon tayong hinaharap, pero tayo tunay na tinipon ng Panginoon na iglesia
hindi tayo natatakot. Sabihin mo sa iyong katabi, do not be afraid. Take courage. Alam niyo mga kapatid, alam na tao kung kahit nagsasabi tayo, tayo magiging matapang, pero sa umak natin tayo matatakot. Kailangan pag tayo nagsalita na tayo matapang nang galing sa puso, na talaga tayo ay hindi aatras. Bakit? Ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi katangisip, hindi inimbento. Totoo. At ang nagsasabi po na ito'y totoo, hindi lang po ang kasaysayan, kundi ang Diyos mismo na lumikha ng lahat ng bagay na nagsasabi. Totoo ang nagsalita. Pangalawa, it should be a church in which members are knit together in love. Kailangan mga kapatid, ang church na tunay raw ay ang mga miyembro nito nagkakaisa, ang susi kaya sila nagkakabuklod-buklod pag-ibig. Sabihin niyo sa inyo katabi, love. Pag-ibig. Pag walang pag-ibig na kapatid, there is no real church. For the real church is established by no less than love. Nung pinako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang dahilan doon, hindi dahil siya linitis, nasumpungan siya na siya lumalaban sa may kapangyarihan, kaya siya ay yung pinako, namatay siya sa krus. Hindi. He said, I love you, written in red, when he was crucified on the cross. There's nothing more deep and profound that what the Lord did for us to say that I love you to His church and to His people by dying on the cross and telling us I love you through His blood written in red. I love you, my child. Yung ibang luluhod, sasabihin ko yung meron niya. Yung iba kung ano pa mga gimmick gagawin na mapaparashoot, nandito, will you marry me? I love you. Pero walang hihigit sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil siya po na walang kasalanan, ay ilinagay niya ang kasalanan ng tao alang-alang para tayo maligtas. Kasi pwede naman niya sabihin, bahala kayo dahil kayo naman ang nagkamali. Pero mga kapatid, the Lord with His initiative, hallelujah, died for us and gave us salvation. That's what love is all about. The true church exhibits love for God and the brethren. No wonder mga kapatid, pagdating sa pagtrato sa kapwa, hindi tayo nahihirapan umunawa sa mga tao hindi nakakilala sa Diyos. Bakit? Kasi doon din tayo galing. What we were once like them, but now the Lord through Jesus, hallelujah, binago tayo at naunawaan natin yung pinanggalingan natin ng ating kapwa. Kaya hindi natin sila pinapatulan. We try to always be patient and to still share the gospel despite, because that is the true church. That's what the true church does. We express love, and we express love not just for God but also for brethren. Hindi lang sa Diyos kundi sa lahat ng tao, hindi lang kapatiran. When love dies, the church dies. Pag wala na pong pag-ibig, ay ang church ay wala na rin po. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Pablo, ang kanyang prayer sa Diyos, Panginoon, panatilihin mo ang iglesia maging tapat at totoo sa iyo. Manatili silang buklo ng pag-ibig mo, Panginoon. Isang masigabong palakpak. Church, it should be, number three, equipped with every kind of wisdom. Ang church, mga kapatid, na walang ginawa kundi puro sunod-sunuran na lang siya, ay hindi tunay na church. Ang tunay na church ay puno ng kapantasan galing sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Marunong po ito.
Hindi po ito mga walang pinag-aralan, kaya ang hirap sila kaya sila sumali sa isang church para sila umasenso. That's far from the truth. The truth is, if you are a member of the true church, the Lord equipped the people with what? Wisdom. Sabihin niyo sa inyong katabi, wisdom. Kapantasan. Tatlong salita. Sa listahan dito ni Pablo, tatlong salita sa salitang Grego ang pinaghanguan ng wisdom. Number one, sonesis. Number two, sophia. And last is gnosis. Number one, sonesis means, translated simply, understanding. Nakakaunawa ka. Ang ibig sabihin nito, church should have at least practical knowledge of things. Kailangan yung mga ordinaryo na mga bagay alam ng church. And that is what the true church knows. Practical knowledge. Also, critical knowledge. Sonesis. Number two, sophia. Sophia is the power to confirm and to support truth. Ito po mga kapatid, para niya malaman ang mali sa tama, kailangan may sophia siya. Sophia means it confirms or supports truth. Alam niya kung ito'y hindi totoo, hindi natatanggapin. It is power to confirm, sophia. Third, gnosis. Spelled G as in guy. N-O-S-I-S. Gnosis. Grasping truth intuitively and instinctively. So, yung sophia, ano, discernment. Itong gnosis, yung tanggap siya ng tanggap, basta totoo, tinatanggap niya na. Whether intuitively, sa feeling niya, o instinctively. Nakita niya, through logic, tama ito, tinatanggap niya. So, binigyan tayo ng tatlong uri ng wisdom ng Lord. Kaya, ang kalalabasan niya, the truth of Christianity is not a secret, which is to be hidden, but a secret which is to be revealed. Hindi ito sikreto para tayo-tayo lang ang makaalam ng daan patungo sa langit at kaligtasan. Hindi. Ito ay sikreto, mga kapatid, upang ihayag sa labas ng tunay na church. The marks of a faithful church. Fourth, the true church or faithful church must have power to resist seductive teaching. Ang church, mga kapatid, hindi pwedeng dahil may bagong katuruan na pumasok ay ating nang basta-basta tatanggapin. Dahil ito po ay magka ng isang tunay na church, marunong po mag-resist at lumaban ang tunay na church sa mga maling katuruan. Enticing words. Yan po ang sinabi. Na hindi tayo papaya matatanggap ng mga mapanlinlang na mga katuruan at salita na binibigay sa church. Galing po sa Grego ang salitang enticing na ang tawag ay pitanologia. Pitanologia, a word used in court of law. Hindi lang basta-basta ginagamit sa tabi-tabi, kundi ito'y ginagamit, mga kapatid, sa hukuman na pagka ito raw ay ginamit ng tao laban sa iyo, pitanologia, ay this is used for persuasive power of a lawyer's argument which would enable the criminal to escape his just punishment. Ito raw ang pamamaraan na ginagamit ng mga tuso ng mga abogado para yung tao na talaga naman may kasalanan ay makalusot at hindi magbayad sa batas. Anong ibig sabihin nito? Enticing words. Words that delude people. Words that mislead people. Ay pag-ingat po. Tatandaan niyo, mga kapatid, not all churches are equal. Or, let me paraphrase that or change that. Not all churches are the same. Mayroong church, mga kapatid, lahat po ng katuruan na bago luma, tinatanggap. Pinaniniwalaan. Ibahin nyo ang church natin. Pag ang katuruan mo wala na sa Biblia, hindi namin tatanggapin yan. Hindi natin tatanggapin yan. Sahulan na kami. Walaan na kami. Walaan na kami. Dalahin nyo kami sa korte o sa
katotohanan na kung hindi naman galing sa Biblia. Lumalabas na sa paligid, kung di niya pa po alam, matinding pangyayari na dapat nating paghandaan. Huwag kayong umuunga-uunga. Dahil yung kaibigan niyo, umuunga-uunga ka rin. Huwag yung uunga. Uy, ito naman katuruan na ito para mayroon tayong kapayapaan. Kaya tanggapin natin. Ano ba yung katuruan na yan? Krislam, brad. Yung Christian saka Islam, pinagsama lang naman. Hindi ba maganda pakinggan? Di ba kapayapaan yan? At marami po silang naliligaw ng mga tao. Kahit mga pastor, mga kapatid ay napapahoo dahil sa pangangailangan. Marami po kami mga kamanggagawa, mga pastor na alam naman natin na hindi kihika po sila, nakasakit, wala po silang budget, etc. Minsan tumakapit sa patalim at itong mga tao na nagtutulak ng bagong katuruan ito ay nagsusuhol pa. Binibigyan ng kwarta at nagbibigay ng pera pagka ikaw ay sasama sa kanila. Anong klase kang mananampalataya kung nabibili ka ng pera ng sanlibutan? Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Hindi ka pag-aari ng Diablo. Hindi ka pwede bilhin ng tao. Kumabalik siya sa dati niya pinagaling ng relihiyon at tinahalikan pa yung kamay ng Papa, samantala ng dami ng mga awit na kung hindi niya ginawa yun, eh, marami pa siyang magagawang mga makalangit na awit para sa kanila. Ilang mga tao napunta na naman doon sa pinanggalingan, hindi natin masisi kasi Brother Owen, Trinity. There is commonality. Kumari, ikay born naging Christian, pero kung ikay magpapakslide rin, pupunta ka doon sa medyo kahawig mo. Eh, doon bumalik sa dati. Nagpakslide kasi. Hindi po yan ang tunay na church. Ang tunay na church, nakatindig. Safe na nakatindig. Matapang. Hindi sumasama sa lihim ng mga. Such a firm grip of the truth. Meron na tayong katotohanan. Ang hawak mo dyan, pagkahigpitan mo. Bakit? That it is unmoved by seductive teaching. Marami dyan nagtuturo. Ay, wala nang second coming. Ayan, meron nang ano, may buwan na pula, meron din ito, meron yan, rapture, etc. Wala na yan, tapos na yan. Hindi ka naman saved by grace, hindi ka naman kailangan mabaptize, ito ganyan. Puro mga false news, puro mga false mga doctrine. Kailangan ang church matibay. Alam niya ang totoo sa tama. At yung mga seductive o yung nakatukso ng mga katuruan, kailangan ingatan natin. Kasi pag yan nakapasok sa church, ito ang lalasong sa church. At magkakahati-hati ang church. Pero purihin ang Panginoon, ang church na handa. Kailangan mga kapatid, kung ang church natin ay maging mananatiling tapat at totoo sa Diyos, ay meron itong disiplina na katulad ng disiplina ng sundalo. Paul is glad to hear of the order and firmness of the faith of the Colossians. Siya po ay natuwa kung makita niya, mapansin niya na tapat at matibay ang mga Colossians believers. Dahil yung salitang order at firmness, hindi po ito ordinaryong salita. Kung ating pupuntahan yung Grego, mapapansin natin na ang ibig sabihin nito, these are two military words. Military words ang ginamit ni Pablo rito. Number one is taxis. Taxis. Hindi Uber taxi, hindi. Taxis. Taxi with the S. Ang sabi, it means order. It means rank or an order arrangement.
Ano bang ginagawa pag yung tayo yung pinakatawag ng kumanda? Mag-formation na? Formation! Di ba, pagka nag-form talaga ang kanikayusa, hindi yung kakalag-kalag yung isa nasa P4 part, yung isa kung saan nasa PLP, etc. Hindi! Pag sinabi, ano raw? Formation! May kayusa. At mayroong tinatawag na arrangement. Orderly. Number two, means firmness. Ano yung ibig sabihin ng firmness? Stereoma. Stereoma. Ano yung ibig sabihin nun? Firmness. Kanina, taxis, order. Ngayon, stereoma. Firmness. Nang ano? Which means a solid bulwark. It means katatagan sa Tagalog. Immovable phalanx. Napanood nyo ba yung 300, mga kapatid? Nakita nyo ba kami doon? Yung malalaking katawan, mga kapatid? Yung gumano, mga pandesal, lumalabas sa ganun. Nagtutulak nila, ang dami-daming mga sundalo, hanggang matulak doon sa dangin. Nagulog lahat yung mga kalaban. Solid sila, palang sa gawag doon. Kolong, that is immovable. At kaya pala nila nagagawa yun, habang meron sila yung parang ang tawag doon. Ang tawag ba? Ayun, alam niyo yung shear? Tinutulusok yung ano nila, nakasulat, nakamatay. Tapos doon sila, What's next? Unbreakable column, solidified, immovable against the enemy's charge. Within the church, mga kapatid, church faithful, there should be an order and steadiness. Itong dalawang salita, kailangan manatili sa atin, a discipline of a trained and disciplined body of the soldiers of Christ. Soldiers of Christ, hallelujah. S-O-U-L-D-I-E-R. First, and another. Disiplinado. Saan pang church yan? Inatawag na natin ang gulo-gulo kung saasan-asan. Pwedeng na itsisiyon po. Naka-ano sila? Nakapahinga. Naka-form sila. Bakit? Meron kasi tayong katuruan na nagaling pa sa Biblia, may order na, may firmness pa. Disiplinado. Ito natin, dito sa church na to, ang nalilimahid yung mga ano nila. Pero dito naman sa lugar na to, ang linis. Bakit? Saan ba? Ano? Sino ba nakatira nito? Ay, mga nakatirang youth dyan, galing sa HCCC. May disiplina. Ang mga plato na pagkakastas parang skyscraper. Punta tayo dito sa, uy, bakit ang lininis naman ng mga plato rito? Ay, kanina pa ho, nagugulahan dyan yung mga member ng HCCC. Naturuan kayo mo. Dati kung maghugas kayo, parang pinunasan nyo lang ng tubig. Meron ba rin ano doon, yung aligas-gas ng mantika. Pero natuto kayo. Ngayon na napansin, nakakailanganin nyo pala yan sa buhay para kayo ay matagumpay. Maraming tao, mga bata, mga millennial, ito sinisingit ko na lang, wala na sa notes. Wala po silang experience maghugas ng plato. Pati yung inuman nila, hindi nila alam hugasan. Pero, aanyayahan ko ang mga magulang ng mga kabataan dito at magugulat sila kung saan natuto ang kanilang anak. Bakit naguhugas na ng plato sa kanilang bahay? Natuto po sa HCCC kitchen. Must be in Christ. Oh, mga kapatid, you can come to church, you want to enjoy. Oh, masaya mong kasi sa church. Oh, gusto ko magpunta sa church, mga kaparada ko. Gusto ko sa church ito, meron sila ng mga etcetera, mga bagay-bagay. If you come to the church for the wrong reason, you will go home defeated. You have to come to the church for the right reason. And the right reason is Christ. Si Jesus, kaya ka na sa church. Ang dahilan kung bakit ka narito. At kung ikaw narito, hindi dahil kay Jesus, I'm very sorry.
you came for the wrong reason. Pastor, I have to see my crush. Masilayan ko lang siya. Eh, hindi umating. Pero kung ikaw napunta, wala doon yung crush mo na ron. Napunta ka, why? Because you know the reason. Because of Christ. Masaya ka! Members should be willing to walk or should be walking with Christ. They must be rooted, built in Him, applied to a tree with its roots deep in the soil. Pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, na ang paglago ng tao, hindi nangyayari ng panahon na siya masaya. Na panahon na tayo magpe-fellowship, kakasalahan tayo, nag-LOL tayo, hindi. Sa panahon mga kapatid na meron pong bagyo, science confirms that during the time of storm, that the roots work over time to bore deep in the soil so that the tree will not, you know, huwag madiskrasya yung puno. Doon siya lumalago, pinaralago niya para, pinatitibay niya para pag dumating yung bagyo, hindi siya kapagsak. Kristiyano rin ganun. Sa panahon ay kayo sinusubukan, huwag kang umiyak at magsabi sa Lord, Lord, di ko kumahal. In reality, mahal na mahal ka ng Diyos. Kasi it's an opportunity for you to grow faster sa panahon na ikaw ay binisita ng matinding bagyo. Kami mga kapatid, may bagyo dumating sa amin. Lahat po kami mga kapatid, nagkaroon ng S. Hindi po sumpong. Yung S hindi sumpong. Sipong. Ang hirap mga kapatid. Ay naku, hindi na ako nalapit kay Pastor. May sipong na magaling na po kami. Ayaw niyo pa rin maniwala. Isang pamilya nagkaroon ng gano'n. Pero purihin ng Diyos, nung lumipas, balik na naman ulit sa pagpupuri, balik sa kapiling to. Back to normal. We talked about foundation last week, right? But you don't stay in the foundation. The foundation is strong already. It is Christ. But start to build on the foundation and to go forward. As it is built on a strong foundation, the Christian life is resistant to any storm because it is founded on the strength of no less than the Lord Jesus Christ. Matibay ang ating sandigan. Kaya kahit anong bagyo, kahit anong lindol, kahit anong mga bagay na bibisita sa atin, we remain standing in the name of our God and Savior, Jesus Christ. Second to the last, the true church holds fast to the faith which it has received. Gusto kong paalala sa inyo na ating pananampalataya, hindi po natin ito natanggap dahil ginusto natin o dinownload natin galing sa internet. O nung ikaw ay natutulog, bigla ka nagising kasi meron nag-send na kaibigan sa iyo isang email o JPG or whatever message tungkol sa gospel. Ito'y may pinanggaling yun, nanggaling mismo sa ating Panginoong Jesus. Don't trivialize your faith. Your faith is as true as the day that you are living in. Totoo ang gospel ng Panginoon. At yung pinanggalingan niya, no less than God who created heaven and earth. From nothing into something, God created us. So you can just imagine the majestic beginning of our faith. At kaya it never forgets the teaching about Christ which has been taught to them before. Yung mga pinag-aaralan niyo sa small group, yung naririnig niyo na mga preaching na ganito, ay hindi po ito kathang-isip. Ito'y galing sa Panginoon. At kailangan niyo yakapin ito. At kailangan ito, huwag niyo bibitawa kahit anong mangyari. Dahil ito ay mapapatunay kung ganyan ikaw. Hindi ka bumibitaw sa tunay na katuruan ng Lord. Ikaw ay kasama sa isang tunay at tapat na church ng Panginoon.
is limited today. But I can find that the writings of Paul always began and ended with unchanging and unchangeable truth, that is the Lord Jesus Christ. You know, to cut the long, you know, the long explanation of how Paul, the apostle, wrote things to the churches that needs advice. He starts with Christ and ends in Christ. As simple as that. So if you are part of the church of the Lord, you should not miss Jesus. You must not miss His teachings. If you are the true church, if you are faithful church of the Lord. The Bible even says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author, the beginning, and the finisher. Thank you, Lord. And last, the true church is an abounding and overflowing people of gratitude. Did you know the song that was sung a while ago? O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ay, Pastor, pasensya ka na. Nung inaawit yan sa church, hindi pa nga ako fetus, Pastor eh. Tugo pa lang ako eh. Di ko alam yan. Pero katakataka, nung ikaw maging Kristiyano, nasa tugo mo. Nasa lahat ng ginagawa, kabutihan ng Diyos, marunong ka. Magpasalamat. Marunong ka magtanaw ng utang na loob sa Diyos. Parte ka, kasama ka ng tunay na Diyos. Kasi sa ato dito, sa prayer ni Paul, sa mga kapatid church members, these people abound in thanksgiving. Walang ginawa ito kundi magpasalamat at magpasalamat sa Panginoon. Maliit man o hindi, malaki man o maliit, magpapasalamat sa Panginoon. Nawala ang motorsiklo, oh praise the Lord. Magkaroon siya ng bagong kotse, oh praise the Lord. Magkaroon siya ng asawa, oh praise the Lord. Mabasket siya ng luminigos niya, praise the Lord. Akala ko, June pa kayo pupunta sa inyong pamantasan. Ngayon pa lang pumasok na kayo, oh praise the Lord. Thanksgiving is a constant and characteristic note of a Christian. Hindi ka Kristiyano kung di ka marunong magpasalamat sa Diyos. If you feel entitled, you cannot really be a Christian. But, hallelujah, thanksgiving is a constant and characteristic note of a Christian. The Christian will always praise God from whom all blessing flows. Kung saan nanggagaling ang blessing, doon tayo palagi nagpapasalamat. Di natin sinasabi galing sa atin. Kundi may pinanggalingan ang ating binibigay. Galing sa nagbe-bless sa atin ang Panginoon. Yes. Hey, Mark, ang ating sinir sa inyo, mga kapatid, let me ask you straightforward question. Do you see our church having 3 or 4 of the 8 characteristic of a true and faithful church? Kahit kalahati lang kaya ang church natin merong nakuha na marka na tayo nga ay totoo at tapat na church. Of course, hindi tayo papayag ng 4 lang. Gusto natin mas mataas pa. Gusto natin perfect. Na 8, nasa atin. Para talagang there's no more doubt that we are the church. But there's still one test. This test, mga kapatid, is found in the book of Mark 16, verse 17. That may sinabi ang Bible na dito sa mga taong ito at samahan ito, makikita na sila'y tunay na mga Kristiyano.
Ito ang aking papakita ng mga ebidensya. If you care to open your Bible in the book of Mark 16:17, it says, "This sign shall follow them that believe." They will pray for the sick and they will be healed. They will sasawayin nila yung naalihan ng masamang spirito at ito'y papagaling, etc., etc. Marami. Pero I want you to focus the attention in the first sentence of verse 17 that says, "This sign shall follow them that believe." Ano raw? Ang mga senyales na ito ay susunod sa mga taong ito. What's the point? Ikaw ba, pag narinig mo, ay yung ano ron, yung repulto ron, Brad, umiiyak ng dugo. Ha? Likas, saan yan? Saan yan? Ay, nandun sa Manawa. Ay, dun sa Lourdes, yung ano, umuusok yung altar nila, etc., etc. Mamukat-mukat, mga kapatid, yung sinikap ko. Habang may copper tube sa loob, eh, hindi ka na kailangan engineer para gumawa nun eh. Pinagdadaan dugo ng tao kung sa iribulto ba, no, iiyak. Tapos meron naman nakita sila nung biniyak nila yung iribulto kasi gawa sa kahoy, yung parang yung katas nung kahoy lumalabas. Akala ng ano, tao, himala, umiiyak ng dugo si Maria. Hindi nila alam, parang katas lang nung ano yung kahoy. Do you follow signs? If you follow signs, you don't belong to the true church. Because the true church is being followed by the signs. Naging matalino siya.
because of wisdom. Ganun dapat ang Kristiyano. Huwag focus na, kailangan ako yumaman, kailangan ako tagumpay. I want to be great. I tell you something, in conjunction with my preaching last time, and I will finish with this. True greatness, if you're serving the true God now, you are already great. Ang pinaglilingkuran mo ang Panginoon. You are already great. Hindi ka na naliligaw ng landas, hindi ka na problema ng Diyos. In fact, nakatulong ka pa para yung kaluluwa sa paligtas. You are already great. But, allow the Lord to mature you and to bless you. Because of the rich people around will say, he hasn't proven yet his life. He's just a student. He's an engineering student at that, yes. But is he successful in life? Not yet. He's even struggling. Allow God to shut up the mouth of those people. Huwag mong problemahin. Let the Lord think about it. Yung sa'yo, mag-serve ka lang. Maging tapat ka lang sa Diyos. At bahala ang Diyos mag-taas sa'yo. Kasi ang kaungaran ng papakumbaba, pinaakyat, pinopromote na Diyos.